Tapos may mga nagbi-message din po na direkta na tinatanong na nga po yung update nung pinapagawa nating condo. Bigyan ko lang kayo ng konting pasilip kung ano yung magiging itsura nung ano natin, ng Airbnb natin. Ayan. Na-miss ko yung ganyan mo, be. Yung good morning mo na ganun. Paano yun ulit? Paano ulit yun? Good morning! Good morning! Champurado! Champurado, ayan. Magluluto daw si Yuna Chang ng champurado. Last time nagluto kami nito, nagustuhan ni Yuna Chang yung champurado eh, no? So, dahil tabi tayo ulit siya ng champurado, sabi ko, sana ang magluluto ngayon. Hayo mo siya! Oy, sikat tan eh, Yuna Chang, eh. Champurado. Tapos lalagyan ng milk na gano'n, no? Ay, Dave, nilagay pala natin yung powdered milk, no? Buti na lang talaga may nabibiling ganito sa dito, no? Ang laman niya, 2 pack. Two packs. Nikots ko din. Pag 2, pak-pak. Pak-pak. Nipapats ko rin, no? Oh, iskiri rin yun. Room. Yes, ayan, nagpakulo na tayo ng mainit. Ingat lang, be, ha? Masyadong lumapit, ha? Para buo na ito, Rio. Para atama niyo. Okay. Ikang kayo wa champurado. Champurado. Champurado tsukuritai to omoimasu. Eh, magluluto si Yuna Chang ng champurado. Nick. Yung isang pa kasi nito, kailangan ng 5 cups na... Ilang cups? 5 cups na tubig. Tubig. Oh, sabihin mo sa kanila. 5 cups. 5 cups. Cups. Ng water. Water. Ayan. Nilagyan natin doon, no? Tapos sa isang pack. 1 pack and isang pack. 1 pack. 5 cups of water. Ito yung natin. Ayun. Ikaw maglalagay doon na. Tapos kapag nilagay mo na, mazeru. Kailangan mazeru mo siya, ha? Ano yung mazeru? Maze. Ano sa Tagalog yung mazeru? Cooking. Halo. Haro-haro. Sa English, mix na, mix. Koy. Dandaan na. Iyo. Kuwai. Dandaan eh. Yan. Yan lahat na yan, lalagay natin. Lahat, sendo. So. Ito, so. Mix. Natawa ka habang nagmi-mix. Ha-ha-ha-ha-ha. Mix ka habang. Ha-ha-ha-ha-ha. Natawa ka habang nagmi-mix. Ha-ha-ha-ha-ha. Kailangan mahalo siya maigi, ha? Para hindi magdikit-dikit. Ayun, katulad niya, no? No? Ay, si Mama Aya nagkakapin at nagtitinapay. 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 Bakit? Pag kumain ako ng saging. Nagsasaging. Nagsasaging. Tignan mo tong saging na nabili natin. Oh. Bakit? May plastic siya rito. Bakit? Anong para saan yan? Parang nakikita ko lang kasi sa mga videos. Oh. Sa TikTok. Para daw mas maging fresh. Tumagal. Yung freshness ng saging. Babalunan mo daw siya dito ng plastic or ng saran wrap. O kaya, isasabit mo siya, ganun. Ah, ganito. Di ba sa atin, nung bata pa tayo, yung mga matatanda, ginagawa nila sa saging, sinasabit nila? Oo. Oo, nakasabit nila. Nakasabit yun, di ba? Tapos tumatagal talaga yung saging bago kailangan parang nakalutang siyang ganun. Oo. Yan, hawakan mo lang siyang ganun. Para tumagal, ano? Ako kaya tatagal. Yun ang tanong. Kaya,
Diba? Pero ang galing ano, ganun pala yun. Tingnan nyo tong ano, nabili nating pasalubong from Edo Wonderland, Nico. Natikman naman na yun na tiyang to? Hindi pa. Natikman mo na yan, be? Hindi, nakikita lang. Be, hindi ka. Si Craigie, natikman na ba yan? Hindi pa rin. Hindi pa. Tingnan nyo yung packaging mo. Ito ang maganda. Pagkabibili ka ng mga pangpasalubong sa Pilipinas, no? Ano, sa kahit saang lugar, di ba? Yung packaging, oh, look. Pwede nyo pang magamit. Parang Ubenta style, no? Oo. Kasi usually sa atin sa Pilipinas, di ba, pag bibili ka sa mga, halimbawa, pupunta ka sa ganitong lugar, punta ka ng Tagaytay, ng Baguio, parang yung packaging nila kahit saan. Kahit saan, iba. Oo. Meron. Maganda, di ba? Maganda sa mga... Maganda rin na parang i-improve mo yung packaging. Doon pa lang sa diba? Packaging. Diba? Para, oy, galing ng Edo yan. Ramdam mong galing Japan talaga, no? Ganda, di ba? Pag sa atin yan sa Pilipinas, hihingin yan. Oo, no? Para gawin pang wallet, eh, no? Tsaka parang kahit mabasa siya, hindi siya madaling masira. Yung packaging ang nakutan ako. Oh, yung laman, oh, 'di ba? Meron tayong circus dito sa likod na nagaganap. Ayan. Yum. Ito ay ano ba 'to? Ano bang tawag dito? Parang siyang warabi mochi. O kasi. No, buksan natin. Tabi Timiru. Ayan. Nani, mira yung mo. Tingnan niyo yung balat. Lalagyan pa. Ang lalagyan, ang ganda, no? Gusto ko yung mga ganyan. Pagka mamimili tayo ng pasalubong, yung packaging. Saka napansin ko dito, yung mga ganyan, easy to open, di ba, no? Easy to tear? No? Easy to open? I mean, parang madali siyang ano, no? Ganunin. Ganunin na. Ganunin. Ito ba, wait lang, wait lagi lang. Silang may nakaabang na parang ano, hiwa dito na madali mo siyang mabubuksan. Sa atin naman sa Pilipinas, may mga ganun din. May tear here din yung ano. Kaya lang, ang hirap. Kaya lang, ang hirap pa rin buksan eh. Ba't ganun? Oo, oh, tapos yung bang sa bote mga nakalagay, mahirap din, siyang i-twist. Twist? O diba, binuksan na ng bebe? Okay, ayan. Ayan siya, oh. May cover nasa pa talaga. Konti, madumi ba yung kuko ko? Ayan. Nung yung natingnan yung kuko kong mahaba, hindi na ako nagugupit. Nawawala yung nail cutter. Ayan. Diba? May plastic siya. Hindi ba lalaglag yung mga powder, ano? Kromit talaga niya. Kromit. Actually, nandito to sa, ano? Sa ibabaw. Nakahiwalay yung sauce niya. Yan. Tapos meron siyang, ayan na, para siyang sagdok na maliit. Galing ano? Mama, mita kurimitsu te kaitero, kurimitsu. Kuromitsu? Yeah. Anong tawag diyan? Kuromitsu. Kuromitsu. Kuro dahil black. Kanji de kuromitsu. Are. Kuroiro no. Are. Hachimitsu. Para siyang arnibal. Ah, okay. Are. Kuroiro no hachimitsu. Ah. Sigaw. Dati mitsu na. Asuka lang to be. Ay, teka lang. Napapahiya ako, ha? Kakasabi lang natin. Sandali daling buksan ng ano, eh. Sandali. Baka mali ka naman nung ano. Baka sa kabila. Oh, okay. Dingipin pala yun. Di pala lahat din, eh. Ayan. Uy, tingnan nyo, oh. Pag pinupul ko yung... Pinupul? Yung arnibal. Arnibal. Or kurumitsu. Naghihiwalay, parang tubig at langis. Tubig at langis. Ayan. Yung powder, ano yung powder? Anong tawag yan? Alam niyo na yan eh. Kinako na. Kinako. Kinako? Oo. Kinanya, kinako. Kapatid ni kinako. Saka kinako. Oo nga. Kinako, kinamo. Kinamo. Kinanantin lahat. Kinako it, you know. Hi. Kiyotsukete. Tatamisa pa talaga na. Do? Kutsu no kinako na, ajijimo amai.
Mamain eh. Yung pala titikman to? Yes, sana kinakong yun mo, oishi. Oishi? Amay. Ipay kinako ka tsuchiru. Mmm. Oishi, tabi to ay mata. Mmm. Ang laki naman yung sayo. Mmm. Ayan na, ubo-ubo. Naluluto na yung champurado. Kaki. Persimon tayo. Yung binigay ni Oya sa last time hanggang ngayon, ano pa rin eh, no? Hindi siya basta-basta nabubulok, oh. Ilang weeks na yan? 2 weeks na, no? 2 weeks na ba to? Oo. Buti hindi pa tumutubo sa ba. Tumutubo. No? Pero 4 na lang naman eh. Ang dami niya nung nakaraan, di ba? Mga nasa 20 rin. Di ba sabi mo gusto mong itry yung dry niyan? Yung nakasabit na gano'n, oo. Tapos tatamis siya pag tumagal, pag nag-dry na siya. Galing, no? No. Actually, di naman lang persimon ang dinadry eh. Maraming mga daikon, gano'n. Oo nga. Di ba, sinasabit nila yun? Daikon. Tabio! Yay! Champurado. Ayun, luto na yung champurado natin. Yan ang almusal namin. Siyempre, lalagyan natin yan ng gatas. Powdered milk, powdered no? Powdered milk. Yan ang masarap, no? Alam ko ang original na champurado, di ba yung ano yan? Yung... Evaporada. Hindi. Yung chocolate niya, yung bilog. Kokwa. Kokwa. Ano ba tawag doon? May tableta? Tawag ba? Tableta? Tableta. Di ba yun, no? Yung nilalagay, no? Dati, nung bata ako, kala ko chocolate talaga yun. Di kinagat ko, mapait. Ay, sinara. Ah. Ayan. Ika, be, kain tayo. Be! Nila tayo dito. Kain mo muna yan. Powdered milk. Ayan, sa ating champurado. Yummy. Iyo. Sabi, bakit mo nilagay yung ano? Si Yunachang nagustuhan din ng ano, powdered milk sa ano, champurado. Iyo. Okay, surdi. Ba't na? Surdi. Sarap, no? Dati nung bata pa kami ng Ilakim, mga kapatid ko, ginagawang ulam to sa kanin. Yeah. Ah, masarap din, no? Kanin gatas? Hindi ko type. Para ka rin kumain ng gatas ng kalabaw. Parang, ang weird. Hello? Papasayaw pa ng daday. Kape pa, pwede. Kape at ano, kanin. Ano natin? Champurado. With gatas. Dati pag bumibili naman kami ng champurado, gatas lang talaga iba. Ngayon, pag may ganito ka, ibig sabihin, may extra kang pera. Ganon? Kasi ang mahal din ng gatas na ganito, ah, powdered milk. Diba? Parang nag-level up yung champurado mo pag meron kang ganitong powdered milk. Kaya hanggang ebap lang kami. Tapos ano, pag gusto pa namin patagdagan, magbabayad ka pa ng piso. Isang cup. Kaya ang mahal ng piso din nung dati, ah. Ano ba talagang partner ng champurado? Di ba tuyo? Tuyo daw ako. Bakit tuyo? Pero hindi ko siya nagustuhan. Hindi ko yun natipuan. Hindi pwedeng daing. Siguro dilis, pwede. Siguro pinaglalaban nila yung alat sa katamis. Kaya tuyo. Dilis, pwede. Dilis, pwede rin, no? Powdered milk kasi masarap kahit saan. Kahit sa scramble, masarap. Oo. Saan originated ang champurado? Saan? Sasagutin nila yan. Saan po ba originated ang champurado? Ayan. No, paano kaya nila na-invento yan? Champurado, dote, kusyo, sasyo. Kusyo ata dyan? Walang kusyo yan, be. Paminta.
Sa isyo sa repack ko, sa anong ko ate tayo? Ah, arewa powdered choco. Kokwa. Kokwa. Ayan, magandang araw po. So, di ba, di kinabukasan na to. After ng mga food trip namin ni Yuna Chang saka ni Mama Aya, si Kuya AJ kasi medyo late na naman uli umuwi kagabi. Medyo napagalitan na nga kasi nga, hindi na siya sumusunod dun sa rules na before 6 kailangan nasa bahay na siya. Medyo napagalitan lang naman at normal naman yun sa mga magulang at anak na kapag hindi sumusunod eh, papagalitan mo talaga. Pero yun nga, napapadalas kasi mga teenager ngayon, no? Mga pasaway na talaga. So, hindi na rin namin malaman ni Aya kung magiging maluwag pa ba kami or kailangan na namin maghigpit ba talaga. Nakwento ko naman sa inyo na sobrang luwag nga namin kay Kuya AJ na sa ating nagpapaalam sa amin na lalabas kasama kaibigan, pinapayagan namin kasi nagtitiwala kami sa kanya. Pero, yun nga, sa simpleng pag-uwi lang ng tamang oras, hindi niya sinusunod. So, medyo naaalangan tuloy kaming payagan siya. Dati-rati yung mga kaibigan niya, napapakilala niya sa amin. Hindi lang namin maintindihan ngayon ni Aya, bakit nung sinabi namin sa kanya na pakilala mo naman sa amin yung mga kaibigan mo ngayon junior high school, ayaw daw magpakilala. So, parang nagdadalawang isip tuloy kami ni Aya na magtiwala tuloy sa kanya kasi hindi na namin alam ang gagawin namin kay Kuya AJ, nagiging pasaway na. Pakiramdam ko nagbabago yung ugali niya dahil dun sa environment na nakakasama niya ngayon. Kaya ayun. Kaya naman sa mga nagtatanong sa amin kung napapagalitan ba namin yung mga anak namin. Yes po, normal naman po na pagalitan yung mga anak lalo na kung may maling ginawa or hindi sumunod sa tinuturo ng magulang. Ayun. Naalala ko nga dati, ako nung high school ako, after ng school, umuwi agad ako ng bahay, hindi na ako tumatambay pa kung saan-saan. Sila ngayon, sobrang luwag na nila, pero yun nga, sana wag naman nilang abusuhin yung mga magulang nila. Ayun, paalala lang sa mga bata ngayon na wag nyong aabusuhin ang mga magulang nyo, lalo na kung mabait sa inyo. Kasi mawawala ng tiwala sa inyo yung mga magulang nyo. Tapos hindi na kayo pagbibigyan sa mga gagawin nyo or sa mga gusto nyong gawin sa mga susunod na araw. Ayun. And anyway, change topic tayo kasi may mga nagtatanong sa akin tapos may mga nagbe-message din po na direkta na tinatanong na nga po yung update nung pinapagawa nating condo sa Pilipinas. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, di bali kami ni Aya po kasi nag-decide kami na kumuha ng sarili pong condo sa Pilipinas. Yung condominium, condo unit, ayan. So, kasi tayo naman lahat, hindi naman tayo pabata. Patanda tayo lahat, magkakaedad, ayan. So, isa sa mga naging usapan namin ni Aya, gusto namin sana, bago kami talagang, hindi naman kami ganun pakatanda, kumbaga parang tumanda pa, ayan. At least makapag-invest man lang kami ng mga pwede namin pagkakitaan, pwede namin mapakinabangan. Ayan, kaya naisip po namin yung condo unit. Ayan, nakakuha po kami sa Mandaluyong po sa Pilipinas. Kasi kumuha kami ng condo unit sa Pilipinas. Yun nga po. And unang-una kasi, naisip namin na kapag magbabakasyon kami sa Pilipinas, at least meron po kaming matutuluyan bandang sa Manila area. Kasi malapit lang yun sa Mandaluyong, di ba? At least hindi na kami kailangan magrenta or pauwi-uwi sa Bulacan, ganun. At least may matutuluyan po kami sa malapit kung saan maraming pasyalan. Ayan. Yung pangalawa naman, gusto sana namin gawing Airbnb. Simula nung October po, ginagawa na po siya. So, ito na po yung update niya. Hanggang early next year po, okay na po yung condo unit and pwede na po siyang marentahan. Ayan. Kaya pag natapos po ito, ipopost ko po agad para makita nyo. And kung gusto nyong magrenta, kahit sino po, wala naman po tayo pinipili. Pwede pong magrenta po dito sa staycation natin or Airbnb natin. Ayan. Bigyan ko lang kayo ng konting pasilip kung ano yung magiging itsura ng Airbnb natin. Ayan. So, ayan. Ito po. Di ba, ganyan po yung magiging itsura niya. And parang Japan vibes po siya. Japan di kung tawagin. Kumbaga kahit malayo kayo sa Japan, hindi pa kayo nakakapunta sa Japan, o kaya kahit nasa Pilipinas kayo, gusto nyo pa rin ma-feel yung Japan vibes, ayan, ito pwede nyo pag-stayan to, na nasa Mandaluyong area lang po.
Ayan. Yan po yung magiging itsura niya. Pag okay na po, yung pinapagawa naming Airbnb. Ayan. So, pangatlo naman, kaya naman kami kumuha ng condo unit nga is para talaga sa investment talaga. No? Hindi lang para may pag-istayan lang kami or gawing Airbnb. And syempre, lifetime na po ito. So, pag ito ay napasa amin na po, pwede rin naman namin itong maibenta balang araw. So, hindi naman natin masasabi kasi, di ba? Kumbaga parang at least meron kang sariling property na masasabi mong sa'yo and pwede mo siyang ipasa sa mga anak mo. Kaya yun ang naisip namin unang-una is yung nag-invest kami ng condo unit. And kung kayo, kung gusto nyo rin po na magkaroon ng sarili nyong condo unit sa Pilipinas, and lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nandito ngayon sa Japan, magkita-kita tayo sa December 8 po sa Tokyo. May gaganapin po kasing Philippine Festival sa Yoyogi Park. Nandun po ako sa December 8, Sunday, sa SMDC booth. Ayan, para matulungan ko rin kayo na makakuha ng sarili nyong condo unit para hindi rin kayo mag-alala at nasa tamang kamay kayo. And sa ibang naman na nasa ibang lugar or nasa Pilipinas or nasa ibang bansa, kung gusto nyo rin makakuha ng condo unit, ayan, message lang po kayo sa JP Noy Vlogs Japan dito sa ating Facebook page. And sa mga pupunta po dun sa Yoyogi Park, sa SMDC booth, ayan, message nyo muna ako sa JP Noy Vlogs Japan para naman maasikaso ko kayo and mag-guide ko kayo kung anong oras kayo dapat pumunta dun. Or kaya sa aking lineup, ito po, ayan, add nyo na lang po ako. Magkita-kita po tayo sa December 8 dyan sa Yoyogi Park sa Tokyo. Ayan, nandiyan po ako sa may SMDC booth. Ayan, kita-kits po.